Yung papalapit pa lang, last year pa lang, in-endorse ka na ng ating Pangulo. Sana. Never kang in-endorse eh. Ina mag-filing ng Certificate of Candidacy, hindi ka man in-endorse. Hello po mga kababayan. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo itong breaking news. Tama yung mga analysis natin. Yung mga presumptions natin mga kababayan, tama. Bakit? Ito po ang breaking news. Bongbong Marcos, inquiry po ito ngayon lang. 12. Okay, yan. Bongbong Marcos camp eyeing Pacquiao this mean bets as VP option, sabi po ni Amy. Very quiet. Written by Christina Marie Ramos. Rad, Sara, Rad. Sabi ko sa inyo, hindi po interesado si Sara na tumakbo as Vice President ni Bongbong Marcos. Never naniniwala po ako. Yung analysis ko po, mga kababayan, yung guess ko po, hindi po malapit, hindi po malayo sa katotohanan, napakalapit po sa katotohanan yun. Pumunta sila doon, mga kababayan, somebody has arranged it doon sa Cebu, floating the idea, what if, anya, yung arrangement natin ganito? Inday, BBM. Inday for President, BBM for Vice President. How about that? Kaya po nang tanungin si Sara ng mga local media kung ano-an yung napag-usapan ninyo, BBM ko ano ba? BBM Inday na batanden? Sealed yung lips ni tanungin mo anya siya. Kaya man nag-float na tandem, kala ninyo po, gusto ng ano, gusto ng mga Duterte na maging presidency. Ever since po, yun ang position ko. Hindi nila ayaan na ibigay po sa iba. Bakit? Nakaposisyon sila eh. Kung ano ang nangyayari po sa Davao, sabi ko po sa inyo, nasa kanila lang, palipat-lipat lang. Digong, Inday. Inday, Digong. Digong, Inday. Inday, Digong. Yun din ang gusto nila sa Palasyo Malacañang po. Never na maniwala po ako na ibibigay nila yan. Dabaw hindi binigay sa iba na pangalan, ibang pamilya, ibang tao, ibang politiko. Palasyo pa, buong Pilipinas. Ano ba naman kayo? Pinaglalaruan lang po, ginamit lang po yung mga Marcoses sa boto ng solid ano Marcos loyalist. Never. From the very beginning, mga kababayan. Kaya nga yung advice ko, sabi ko, if by chance, mapanood po niyo, you do it, BBM, on your own. Kasi kung gusto ka, yung papalapit pa lang, last year pa lang, in-endorse ka na ng ating Pangulo. Sana. Never kang in-endorse eh. Ina mag-filing ng Certificate of Candidacy, hindi ka man in-endorse. You are the ano, official candidate of the administration party. Kasi tumulong ka sa akin, kayong family, si Amy,
tumulong sa akin noong 2016. And so, bilang pagtanaw ng utang na loob, then I am endorsing you as our presidential candidate, official. May ganon? Wala. Anong ginawa? Naglaro sila. Last hour, mga kababayan, pinatakbo si Bato. And as I was telling you, mga kababayan, si Bato pumunta doon sa Dabao, reminding Inday, palapit na niya yung November 15. Kailangan mo anyang magdesisyon. Kasi yung iba nga eh, malayo sa ratings, ikaw pa niya lagi kang top. Sabi ko sa inyo kahapon, ang reading ko, yung statement na yun, eh, hindi man kailangan yung i-remind ni Bato. Alam naman yun ni Sarah. It is intended that statement of Bato, that is intended to that is intended for the Marcoses kay BBM. Kung hindi magkasundo na ganong arrangement or possibly, mga kababayan, yung kung tumakbo as Vice President si Inday, yung cabinet, the influence the influence on the cabinet, ano ba may kwan siya? Okay ba na ati tayo niya ng paglagay ng mga cabinet secretaries? Hindi yun. Imposible. Pag ganyan, okay. O yung mga dati kong tao nandyan, huwag mong tatanggalin. Sige, Vice Presidency. Pero pag wala, kaya nga, doon sa statement, napakalinaw yung statement ni Inday. Tanungin na niya ninyo, si BBM, bakit naglabas ng ganito na statement ngayon si Aimee Marcos? Ano ang reading ko nito? This is a strong statement for the Dutertes to Inday Sara that BBM will not give way. This is a good sign. Masahin ko sa inyo ang balita. This is a good news po that BBM will not succumb to any attempt na i-reverse ang kanyang desisyon na mag-file for the presidency, i-negotiate with anyone, even to the administration. Tama yung advice natin. Kahit hindi narinig siguro ni BBM. You run on your own. Kahit wala ka, you run solo. The Marcos loyalists, I believe, will support you all the way. Anyway, yung nagpapanalo kay President Digong, kayo, the Marcos loyalists. Bakit? Yung Marcos loyalists, yung anti-dilawan, di ba? Yun na nagbigay ng 16 million votes kay Digong. Kasi yung linabanan niya, si Marohas, administration candidate. Napakalinaw yun eh. Ngayon, ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, yung kwento rito. Sabi rito, the camp of presidential aspirant, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is eyeing bets with Beliwiks in Visayas in Mindanao as his vice presidential candidate, including fellow presidential bet Senator Manny Pacquiao. Nakita siguro nila, mga kababayan, na possibly somebody from Manny's Manny Pacquiao camp nag yung ratings na anya natin for president malayo. What if baka may nagpasabi, what if anya mag-slide tayo for vice president? Anyway, yung substitution anya allowed naman until November 15.
So possibly, mga kababayan, may secret placeholder din. Para sa, anyway, Vice Presidency, in case mag-slide din si, ano, si Manny Pacquiao. Pasiguro eh. Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, this is a message of disinterest of the Marcos camp to get Inday Sara as a tandem for BBM. This is an indication, mga kababayan, na kung mayroon mang nag-float no ng idea to reverse Inday BBM, it is totally rejected. Ito yung message. Ito ang ipinapahatid na message ng ganitong statement na pinalabas ng kampo ng mga Marcos. Well, natin yun. Ayaw ninyo, diwag. Tumulong na niya kami sa inyo. Hindi, parang gano'n. Tumulong na kami. Naging presidente si Tatay Diggs. Sa tulong namin, pagkatapos ito, yung aking kapatid is running for ano, linagyan mong kalaban, linagay mo si Bato as placeholder, tapos si Bongo for vice president, lahat na lang sa inyo. Never po naging gusto ng mga Duterte na ang Marcos eh yung mga naniniwala na susuportahan ng Duterte administration si BBM for president. Hindi po. Never. Yung vice president nga, hindi siya kinuha. Sabi ko sa inyo, my analysis is solid ano. Solid as rock. Noong 2016, hindi kinuha si BBM. Kinuha si Cayetano Dilawan. Dilawan kasi sila eh. Mutation, i-hybrid yung tatay Marcos, yung nanay Dilawan. Yung nanay naman sa anak, mas malaki yung influential kasi siyempre siya yun. Di ba? Never po. Kasi po, ulitin ko, kung gusto ng Duterte yung Marcos, di in-endorse na from the very start. Di ba dapat ganon? And never siya na tutulak ng isang kandidato for the position of president. Like si Bato, biglang dinagay as placeholder. Sabi ko sa inyo. Hindi mag-decide si Sara until November 15 kasi, sabi ko sa inyo, tinitingnan nila baka sila mapahiya administration na talo. Tinitingnan nila if the Marcos loyalist will swing support to Inday in case lumaban si Inday for president with Bongbong Marcos. Kung madidivide man lang nila or makukuha nila yung majority tulad ng nangyari kan to, ng 2016. Tama po? Sabi ko siya. Kasi ito yung balita. Including fellow presidential vet, Senator Manny Pacquiao, gustong kunin nila, kung interesado si Manny, offering the position for vice president or anyone from Visayas and Mindanao. Si Gwen sana. Gaya lang. Mas kwan yata yung... Hindi kaya si Gwen mas inclined sa kay Sara? O di ba? Kasi yung family niya may connection doon. Hindi natin alam. Kaya hindi man nabanggit or maybe walang interes si Gwen. Or kung interesado, that's the reason why Aimee Marcos is floating the idea of getting from Visayas in Mindanao
anyone. This was according to the former senator's sister, Senator Amy Marcos, who said her brother is still looking for a running mate. So inalis niya yung focus niya kay Inday. Ang message noon sa mga Duterte kay Inday Camp na ano naman na niya? Ayaw mo? Gusto mo mas mataas na posisyon? Hindi ka nga makapag-decide. Di ba? Kung di ka nga makapag-decide kung ano? Urong-sulong ka. You fight for mayor. Pagkatapos yung mga kasama mo sa partido, mga supporters mo, kumakampanya for president sa'yo, run sa rangan. Pagkatapos, magpo-float ka niya ng idea, yung camp mo, kasi hindi mo maidirektang sabihin sa aking pagmumuka na what if Inday BBM, you will be my vice president. Yung mga kaganapan po, umaayon parang yung ano, pandemonyo, umaayon sa mga theories natin. Sabi ko sa inyo, very obvious naman yung preference namin. Sinasabing may solid north, sabi po niya. Mas malakas kami sa norte. Si Bongbong, may national capital region. Tumira sila doon. Quezon City. Si Mrs. Marcos, we love sa ano, because si Nanay Mildi naging Metro Manila governor. Tapos matagal sila dyan. Din malakas din naman kahit paano. Tapos Region 8, pero medyo takot sa Mindanao. Medyo bulag kami doon, sabi ni Senator Amy Marcos in an interview with Teleradio. So naturally, we're tending towards Mindanao and Vice Min candidate, she added. Senator Marcos also said they are considering Pacquiao to be her brother's running mate should a Boxer turned politician is willing to slide down the vice presidential bid. Baka may nagpaano, patugon kung sa amin dito, may nagpaabot, may filler. O kung wala man, nakita nila na, di ba, manapakalayo si Pacman, pwede siya vice president siguro. Di ba? Wala man masyadong ginagawa yung vice president. Then, gusto niya magpabahay tulad ni ni Noli Di Castro as vice president, di ba? Inawang ano, ginawang head ng yung sa pabahay. Hadzi ba? Yung Hadzi? Or, ay, hindi. It's L-U-R-B. Yung sa babae. Yan alit-palit kasi yung ano. Ano na yung pangalan na noon? Panahon ni Marcos? Pag-ibig ba yun? Yung Housing and Development Authority. Pwede siya doon. Kasi yan ang gusto niya. O di. Utos-utos lang. E man masyadong kailangan yung brain doon. Diba? I-appoint as head ng yung sa housing. Utos-utos ka lang. Kayang-kaya yan ni Pacman. Parang foreman. Diba? Carpintero, mason, foreman. Di ba? Walang problema. Wala akong kontra doon. Pacquiao is running for president with House Deputy Speaker Lito Atienza as running mate. Tapos nito si Lito. Si Lito, pag nag-decide si Pacman, hindi na ito sasama kay anti-Marcos itong si Lito Atienza.